Welcome back sa aking YouTube channel mga Trops! Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. So mga Trops, breaking news muna tayo. Sa balitang inilabas ng ESPN insider Mike Oppinger ay isinawalat nito na napagkasunduan na lamang ng PBC at kampo ni Undisputed Super Middleweight Champion Saul Canelo Alvarez na maghiwalay na ng landas. Ito ay matapos hindi magkasundo sa next fight deal sana ni Canelo under ng kanyang kontrata sa nasabing promotions. Matatandaan na mayroong 3 fight deal si Canelo with PBC at ngayon sana ang kanyang second fight sa deal na ito. Napabalita kamakailan na nag-offer ang PBC ng $55 million para labanan ni Canelo si Benavides. Ngunit tinanggihan daw ito at nag-offer ulit ng $35 million para labanan naman si Jaime Munguia. Ngunit ininsist daw ng kampo ni Canelo na si Jermall Charlo ang sunod na kalabanin. Dahil dito mga Trops ay hindi na itinuloy ng PBC ang kanila sanang 3-fight deal dahil hindi sila naniniwala nakikita ang Jermall versus Canelo fight. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto ng PBC na i-push ang Munguia fight. Dahil sa paghihiwalay na ito mga Trops ay magkakaroon na ng kalayaan si Canelo makapiling muli ng susunod niyang makakalaban. May mga bali-balita na babalik si Canelo sa previous promoter niya na si Eddie Hearn ng Matchroom para kalabanin ang mga top prospect sa 168-pound division na sina Edgar Berlanga at Jaime Munguia. So sa ngayon mga Trops ay mukhang malabo pa ang David Benavides versus Canelo fight given the fact na aakyat na rin ang Mexican Monster sa 175-pound light heavyweight division para naman kalabanin si Oleksandr Vosdyk para sa isang WBC interim title at kung sino ang mananalo dito ay magkakaroon ng chance ang maging mandatory challenger ng mananalo sa undisputed title clash sa pagitan nila Artur Beterbiev at Dimitri Bivol na gaganapin sa June 1 sa bansang Saudi Arabia. Dahil dito mga Trops ay masasabi natin na sarado pa ang pintuan ng dream fight nila Canelo at Benavides. Ngunit tandaan po natin na si Eddie Hearn ay malakas sa mga taga Saudi Arabia. Pangalawa ay ang laban ng Bivol versus Beterbiev ay may connection din sa bansang ito. Kaya kung sakaling manalo si Benavides kanino man kila Bivol at Beterbiev bilang bagong undisputed champion sa light heavyweight division at magkaroon din ng offer sila Hearn at Canelo na higit pa sa $55 million na inoffer ng PBC para labanan ang Mexican Monster ay posible pa rin ang bakbakang ito. Ngunit paniguradong sa 175-pound light heavyweight division na ito maglalaban. Sa kabilang dako naman po tayo. Good news mga Trops, dahil nagbitiw na ng salita ang MP Promotions President Mr. Sean Gibbons patungkol sa susunod na laban ng ating mga mandirigmang Pinoy na sina former longtime IBF Junior Bantamweight Champion Jerwin Ancajas at Jonah Sultan. Kahit nga po kakagaling lang sa pagkatalo ng dalawang boksingerong ito, ay magkakaroon ulit sila ng oportunidad na ipakita ang bangis sa ibabaw ng ring. Ayon sa post ng Viva Promotions official Facebook page, ay plano silang isabak sa buwan ng Abril o Mayo. Sa ngayon ay isasabak muna ang ating mga boksingero sa mga tune-up fights para makakuha ng panalo at pag naging successful ito, ay dito na sila ulit ibabalik para sa isang world title shot. Sana mga Trops ay manumbalik ang moral at momentum ng ating mga Pilipino boxers nang sa ganun ay maiangat ulit natin ang antas natin sa pakikipaglaban.